Guys, this is Kwentong Barbero once again, and for today's video, pag-uusapan po natin ang 10 interesting facts about barber. So, watch this. Barber o barbero. Yun po ay galing sa salitang barba ng Latin, na ang ibig sabihin ay beard. Ang pagiging balbasarado po sa Latin ay nangangahulugan po ng katalinuhan, lakas at pagiging lalaki. So, kuya, hindi ka pala matalino, hindi malakas at hindi lalaki kasi wala kang balbas. Number 1. Alam nyo ba na si Ezekiel ang kauna-unahang nagsagawa ng gawain ng isang barbero ayon sa Old Testament? At ito ang nakasulat: God's instruct Ezekiel to shave his head and to cut his beard. So, ibig sabihin, siya po yung unang nagsagawa ng pagbabarbero, na pag-ahit ng kanyang ulo at pag-ahit ng kanyang balbas. Number 2. Alam nyo ba na ang pagbabarbero ay isa sa kauna-unahang propesyon sa buong mundo na naiguhit pa ng mga Egyptians sa kanilang mga wall painting? Number 3. Oldest razor o pinakamatandang labaha. Ayon po sa nakasulat, natagpuan po ito sa isang kuweba, at sa pag-aaral ay tinatayang nasa 6,000 years old na ang labahang ito. Number 4. Alam nyo ba, noong unang panahon, ang pagiging barbero ay may kaagi-ibat pa na isang profesyon. Iyon ay pagiging surgeon o doktor. Sila po ay gumagamot ng mga sugat, nagtatahi ng mga sugat, gumagawa ng mga ointment, at higit sa lahat, inaalagaan nila ang kanilang mga pasyente hanggang sa ito ay gumaling. At natigil lang po ang ganitong kalakaran hanggang noong 1800s. Number 5. Barber Golden Age o umusbong ng husto ang pagbabarbero sa Greece noong 500 to 300 BC. Number 6. First barber chair. Kauna-unahang modelo ng barber chair na kahawig ng kasalukuyang ginagamit natin sa ngayon ay nagawa noong 1850. Number 7. Ginagawa mo! Alam nyo ba na ang pagbabarbero ay isa ring pagiging artist? At tinuturing ko sa pansarili ko, at alam ko sa sarili nyo, na artist din kayo katulad ng mga ito. Number 8. A barber is a good listener and a good advisor.
Alam niyo kung bakit? Magaling tayong makinig sa mga hinaing, mga sinasabi ng mga customer natin. Number 9. Barber training. Alam niyo ba na sa US, ang pag-aaral maging isang barbero ay mas matagal pa kaysa sa pag-aaral maging isang pulis? That's a fact. Number 10. Barber / comedian. Oh, yun, di ba? Kaya nga may mga sinasabing kwentong barbero. Medyo iba, hindi makatotohanan. Yung iba, jokes. Pero, yung mga sinabi ko, mga nauna, totoo. Oh, walang halong biro yun. Na-research ko pa yun. So, kung nagustuhan nyo yung video na to, mag-iwan kayo ng like at huwag kalimutang mag-subscribe. So, this is Kwentong Barbero. Now, signing off.